Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pagsubok sa buhay ng tao. Madalas ay mahirap kayanin ng mag-isa. Kaya kailangan ng tulong at suporta ng mga malalapit sa atin. May mga pagkakataon naman na mas natutulungan tayo ng mga taong hindi natin kilala kesa sa mga matatagal na. Ang kwento ngayong araw ay mula kay Angel. Matagal na walang karelasyon dahil sa hindi magandang paghihiwalay sa huli niyang naging girlfriend. Dahil sa isang blind date ay makakatagpo ang babaeng gigising sa natutulog niyang puso. Isang babaeng sa una ay kinaibigan dahil sa awa. Hanggang sa hindi niya namamalayan, ang awa pala ay isa ng pag-ibig. Ito ay kwentong magsisimula sa pagbabalat kayo hanggang sa magkatotoo. Pakinggan ang isang kwento ng awa, pagtatagpo at pagmamahal. Ang istorya ng tao na matatawag nating Anghel sa Lupa. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, ako po si Anghelito, 24 na taong gulang. Mas kilala po ako sa tawag na Angel. Alam ko po na parang mas pambabae ang pangalang Angel, pero nakasanayan ko na rin po kasi. Bukod sa pangalan ko, kaya po ako tinawag na Angel dahil din po sa itsura ko. Mula daw po kasi ng bata ko ay napakaamo na ng mukha ko. Mukha daw akong anghel. Kaya sakto nga daw sa akin ang pangalan ko at mabuti na nga lang po. Hindi ako tinawag na Kerubin. Isipin nyo, sa edad ko ngayon, ang tawag sa akin ay Kerubin. Ang feature daw kasi ng mukha ko noon ay masyadong soft. Mukha daw akong babae. Ngayong nasa edad na nga ako ay mukha pa din naman daw akong anghel. Medyo nagmasculine na ng konti ang features ng mukha ko dahil sa mga balbas at bigote na kapag inaahit ko ng electric shaver ay nagtitira ako. Para may stubbles at hindi naman ako mukhang masyadong babae. Hindi nga daw ako gwapo kundi maganda. Papa Dudot, hindi po ako nagyayabang ha, kinakwento ko lamang po ang totoo. Nangyari po ang kwento noong isang taon lamang, edad 23 ako. Papa Dudot, may kaibigan po akong bading, siya po ay si Varla. Pero hindi po ako bading at wala din naman po akong pakialam kung bading o hindi ang kaibigan ko. Ang importante ay kaibigan ko siya. Wala din akong girlfriend noon at ilang taon na rin akong parang hindi pa nakaka-move on sa huling breakup ko. Kaya hindi pa siguro handa ang puso ko para sa bagong pag-ibig. Hayaan yung simulan ko ang kwento noong isang taon na magpa siya akong makipag-date. Hindi po basta-basta date kundi blind date at napagkasunduan namin na magkita sa isang parke. Dahil may trabaho daw po siya hanggang alas 10 ng gabi ay magkita na lamang daw po kami ng alas 11. Wala naman pong problema kasi alas 2 pa naman magsasara yung parke. Kaya maliwanag pa sa paligid maliban sa ilang pwesto na walang ilaw. Kabado po ako. Kasi nga po ay blind date kaya hindi namin alam ang itsura ng isa't isa. Ang mangyayari daw po ay magte-text siya sa akin. Opo, text po at hindi sa social media. Kaya wala po talaga kaming picture para sa mga ideya namin sa itsura ng katatagpuin. Maaga po akong dumating, alas 10 pa lamang po ay andun ako. Ayoko kasing malate at mahirap na kasing magtiwala sa traffic. Maayos naman ang pakiramdam ko nang umalis ako ng bahay. Ewan ba kung bakit nung nasa parke na ako ay sumakit ang tiyan ko. Nung una ay pinakiramdaman ko at baka sandali lang. Pero pasakit ng pasakit at parang kumukulo na. Agad ako naghanap ng banyo kaso dahil nga gabi na ay karamihan sa banyo ay sarado na. May nakita ako. Malapit sa isang walang ilaw na poste kaya agad akong tumakbo. Hindi ko po alam kung bakit sinarado ang banyo na panlalaki at ang pambabae lang ang bukas.
Hindi ko alam ang gagawin, yun ang huling naiisip ko. Ang pasukin ng banyo ng babae. Kahit pasakit na ng pasakit ang tiyan ko ay nakiramdam muna ako kung may tao sa loob. May naramdaman ako na wala at pinasok ko ito. May tatlong cubicle, ang instinct ko po ang nagsabi na sa dulong cubicle ako pumunta kaya doon ako tumakbo. Sa makatuwid, Papa Dudot, ay nakaraos ako. Nang matapos ako ay parang malaking problema ang nalusutan ko. Kaya masaya ako at nawala sa isipan ko na nasa loob pa pala ako ng banyong pambabae. Habang masaya akong palabas at nang madaanan ang unang cubicle, ay bigla itong bumukas at saktong nagsasara ako ng sinturon ko. Papa Dudot, may pumasok pala sa unang cubicle na hindi ko naramdaman. Siyempre ang taong yon ay isang babae. Maski ako ay nagulat nang bigla siyang humiyaw. Hoy, kaloka ka, te! Natutulog na yung mga pusa! Bakit ka nandito? Ha? Eh, magtatanim ako ng gulay. Kaloka ka. Eh, di nag-CR. Banyo ng babae to! Mismo. Anong mismo? Lalaki ka! Excuse me, babae ako. Anong ibig mong sabihin? Pareho lang tayo. Ay, naku, te ha, mali ang ginagawa mo. Dinidiscriminate mo ako. Bading ka? Ay, bakit? Ikaw din? Bruha ka? Talbog sa'yo. Apir! What? Ang luma ah. Apir talaga na isip mo, te? O ano bang tama? Akis dapat. Che, hindi pa nga kita kilala eh. My name is Angel, pero wala akong pakpak. Ang meron ako ay intelligence. Kaloka ka, anong ginawa mo dyan sa loob? Ay, wapakels, te. Ikaw nga, di ko tinanong eh. Umihi ako, eh ikaw? Naloka ako sa tanong mo, eh di umihi rin. Nakaupo? Hindi, nakahiga. Nakakatawa ka. Alam mo, gusto kita. Ay, gusto agad? Bruha, ibig kong sabihin maging friend. Bakit? Wala kang friend? Lo? Uy, sorry. May nasabi ba ako masama? Ha? Okay ka lang? Ha? Oo. Di nga, may nasabi ba ako masama? Wala, wala naman. Chusera ka, te. Kitang nagbago yung itsura mo eh. Nagbago? Paanong nagbago? Ayan o. Oh. Tinubuan ka ng pangil at parang maghihiwalay ang katawan mo. Ano? Funny ka pala. Funny wala iyan. Alam mo, nakakainis ka pala. Eto naman. Of course, biro lang yun. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Eh kasi medyo tama ang sinabi mo. Iilan o halos wala na akong kaibigan. Naku, teka, sandali, pag-usapan natin yan. Pero bago yon, ano muna name song mo? Name song? Ah, name! Pangalan ko! Okay. Ako si Between, pero star ang tawag sa akin. Tari ng star, ha? O siya, edi star ka. Ayan, magkakilala na tayo ng formal, kaya close na tayo. O, may friend ka na, ha? Salamat. Uy, sandali, ano to? Naiiyak ka ba? Hindi ah. Uwe, iiyak ka na eh. Alam mo, ilabas mo yan. Ako nga, nilabas ko na eh. Ha? Ang galin. Wala. Ang gusto ko lang sabihin, inilabas ko na, kaya ilabas mo na rin yan. Saka na. Saka na? Hello? Baka hindi na tayo uli magkita. Bakit naman? Multo ka ba? Eh, paano ko? Uy, huwag mo nga akong tinatakot ha. Jumping to conclusions ka, te. Asumera ka ba? Ang sasabihin ko, paano kung hindi ako multo, matatakot ka rin ba? Yon. Mukha ka namang mabait. Talaga? Paano mo na say? Sa itsura mo. Parang ano eh, ang bait-bait ng itsura mo. Looks can be deceiving, te. May iba dyan, maganda ang mukis. Pero pagkapangit-pangit ng ugali. Alam mo, may punto ka. Ay, naku, sandali. Baka hinahanap na ako ng boyfriend ko. Sige ha, bye. Mwah! Ay, ano yun? Ninakawan mo ako ng halik? Nakaw agad? Hindi ba pwedeng hiniram lang? Naku, dyan ka na nga. Kailangan ko na umalis. Bye ulit!
Papadudot, nakalusot ang palusot ko na bading ako. Yun na kasi ang pinakamabilis na naisip ko para huwag lamang akong maiskandalo. Kung sasabihin ko na emergency kaya ako napasok sa CR na yon, ay mahaba pang usapan. Pero kabang kaba po ako dahil malaking iskandalo kung sakaling nagsisigawang babaeng yon. Kasi pwedeng isipin na may balak talaga akong masama sa kung sino mang babaeng papasok doon. Mabuti na lamang at best friend ko ay bading. Kaya siyang naging batayan ko sa pag-arte kong bading. Ang babae nga po pala ay si Star, 21 years old lang po siya. Maganda siya kaso ay may kabaduyang magdamit. Hindi ko naman sa pinipintasan siya pero baduy po talaga siya. Anyway, umalis po si Star na parang wala lang. Sa totoo lang ay parang masaya pa nga siya sa pag-alis niya. Ako naman si Kabado at biglang natakot nang maalalang nasa loob pa din pala ako ng banyo ng babae. Napatakbo ako palabas at sa labas na ako humingal na parang 5 metro ang tinakbo ko. Papadudot, natatakot ako na baka makita uli ako ni Star. Pero hindi naman po ako pwedeng umalis kasi nga po ay may kausap ako na kailangan kong i-meet. Pero alas 11 na ay wala pa din siyang mensahe sa akin kung nasaan na ba siya. Kung nando na ba siya sa parke. Kaya sabi ko ay magpapalipas na muna ako at mag-iikot. Pero hindi ko alam kung saang direksyon pumunta si Star para maiwasan ko. Nagbaka sakali na lamang ako sa papuntang kanan. Napakaswerte ko po ata ng gabing yon kasi kung saan ako napunta ay makakasalubong ko pa si Star. May kasama po siyang lalaki kaya mas kinabahan ako. Baka kasi pinasakay niya lamang pala ako na kunwari ay naniniwala siya sa akin. Pero ang totoo pala ay tinawag niya lamang yung boyfriend niya para ipagulpi ako. Kaya dali-dali po akong nagtago sa isang puno. Kaya pilit ko na lamang pinagkasyang sarili ko para makapagtago kila Star. Kung hindi ba naman talaga mamalasin kung saan ako nagtago ay doon pa sila naupo sa bench na katabi lang ng puno. Kaya kahit na hindi nila ako kita ay dinig na dinig ko naman ang usapan nila. Upo muna tayo. Upo, ang tagal mo sa banyo, hindi pa ba sapat yung tagal ng pag-upo mo doon? Mahal naman. Siya, maupo na para makauwi na tayo maya-maya. Salamat, mahal ha. Saan naman? Sa pagpasyal sa akin dito. Oo naman. Dito lang naman kita pwedeng ipasyal at dapat ganito na kagabi. Hindi kita maintindihan. Hindi kita pwedeng ipasyal ng umaga at maraming tao. Bakit naman? Tignan mo nga yung itsura mo. Ha? Bakit? Anong bakit? Hindi mo ba nakikita sa salamin ng sarili mo? O wala kayong salamin? Mahal naman. Seryoso ako. E ano bang mali? Lahat. Ha? Takang-taka ka? Kasi hindi kita maintindihan eh. Ewan ko sa'yo. Kaya hindi mo maayos ang sarili mo kasi hindi mo naiintindihan. Alam mo, naguguluhan ako. Naku, sinabi ko na sa'yo yan nung namasyal tayo dito nung isang buwan. Uulitin ko na naman. Nag-ayos naman ako ah. Nag-ayos? Nag-ayos ka na niyan? Walang pinagkaiba sa itsura mo sa bahay niyo. Ano bang sinasabi mo? Para ako nakapambahay? Try mo sagutin yung tanong mo. Mahal naman. Anong mahal naman? Medyo masakit na yung biro mo eh. Una, hindi biro yon. Pangalawa, masakit talaga pag totoo. Mahal, nagpipilit naman ako na mag-ayos. Sabihin na natin nag-ayos ka. Pero Star naman, anong dekada ba yung forma mo? Maayos naman ah. Ano yung nasa ulo mo? Headband. Malaking headband na may malaking bulaklak at may mga paru-paru pa. Ano ka, flower base? Mahal naman eh. Yan damit mo. O bakit? Ano ba yan? Blusa o duster? Hindi naman ganito ang tela ng duster. Oo, pero ganyan ang print. Sobra ka naman. Yan palda mo. Saan ukay-ukay mo ba nabili? Parang lumang uniforme ng mga sales lady ng isang mall. Pinatahi ko kaya to. Ilong-ilong siguro ang nagtahi niyan. Tapos yung sapatos mo. Ano ba yan? Kung fu shoes na may takong? Tapos kulay mustard? Wala man lang binagay ang kulay sa suot mo. Eh, mas komportable kasi ako dito pag naglalakad. Pero hindi nakakakomportable sa kasama mo. Ikaw naman ang kasama ko eh. Yun na nga! Ayaw mo ba ng suot ko? Ha? Sa dami ng sinabi ko. Teka, i-edit ko ha. Sa dami ng pangit na sinabi ko, itatanong mo sa akin kung ayaw ko ba ang suot mo?
Ang importante naman magkasama tayo, di ba? Mas importante sa akin ang kahihiyan ko. Ano naman ang nakakahiya? Sadista ka ba? Parang gustong-gusto mo yung nasasaktan ka eh. Salita lang naman yun. Aabot pa ba tayo sa physical? Uy, bakit mo naman gagawin yun? Dahil sa inis. Kasi ang hirap mong umintindi. Ang hirap mong kausap. Mahal, baka naman pwedeng i-enjoy na lang natin ang gabi. Paano? Ay, sa susunod pag hindi pa din maayos ang suot mo kahit gabi pa, huwag na tayong lumabas. Pasensya ka na mahal ha. Sandali nga, nauhaw ako sa kakadaldal. Bibili lang ako ng maiinom. Papa Dudot, sobra ang mga narinig ko. Masyadong dinikdik si Star ng panlalait. Ang nakakabahala ay boyfriend niya ang lalaking yon. Awang-awa ko kay Star at hindi ko din alam kung bibili ba ako sa kanya dahil sa haba ng pasensya niya. Kasi hindi man lang siya nagalit kahit katiting. Parang nag-ibang tao si Star kasi nung makita niya ako sa loob ng banyo ay nagalit siya na parang isang tigre. Pero sa nakikita ko sa kanya habang nag-uusap sila ng lalaking yon ay para siyang isang walang laban na kuting. Isang kuting na takot na nakayuko na lamang sa isang gilid. Omel pala ang pangalan ng hambog na lalaking yon. Base sa itsura niya ay mukhang mas matanda siya kay Star ng ilang taon. Sa edad niyang yon ay mas dapat na naiintindihan niya si Star. Unang-una ay bakit hindi niya tinutulungan kung ayaw niyang manamit si Star. Ang dali lang namang magtawag ng kakilala na makakatulong na magturo kay Star para matutong manamit. Pero hinahayaan niya na ganon ang itsura ni Star. Iniisip ko na kaya siguro niya hinahayaan ganon ay para malait niya si Star. Kasi parang nag-i-enjoy siyang pahiyain si Star sa sarili niya. Hindi naman alam ni Star na nandun ako. Hindi niya alam na nakikita at naririnig ko sila. Kapag nilalait siya nung Omel na yon ay napapatingin sa paligid si Star. Hindi ko alam kung naghahanap ba siya ng sasagip sa kanya o dahil baka nga naman may nakakarinig sa sinasabi sa kanya at nakakahiya. Pero sigurado naman na kung sinong matino ang makakadinig sa panlalait kay Star ay pareho ko ang mararamdaman. Ang maawa kay Star at ang magalit doon sa Omel na yon. Papa Dudot, kahit naaawa ako kay Star ay ayoko madamay sa nangyayari sa kanila. Isa pa po ay may takot pa din ako na malaman ni Star na hindi talaga ako bading, kawawa naman siya. May problema na, bibigyan ko pa ng bago. Pero nung palis na ako ay nakita kong tahimik pero lumuluha si Star, Papa Dudot. Parang dinukot yung puso ko at dinurog dahil sa awa ko nang makita ko ang itsura ni Star. Habang naaawa ako kay Star ay lalo namang tumaas ang gigil ko sa lalaking yon. Ang tagal kong nanigas sa kinakatayuan ko dahil sa magkahalong awa at galit. Hanggang sa mahimasmasan ako at dinesisyonang lapitan na si Star para kausapin kahit sandali. Makatulong man lang sana ako na mabawasan yung nararamdaman niyang sakit. Pero bago ko siya nilapitan ay inisip ko kung lalapit ba ako sa kanya bilang ako o ang alter ego ko. Ayokong madagdagan ng sama ng loob ni Star kaya minabuti kong magbading-badingan muli, Papa Dudot. Star! Uy, Angel! Ito o. Oh. Oh, ano to? Panyo. Ibig kong sabihin bakit mo inabot sa akin. Huwag ka na magmaang-maangan. Ano pang sinasabi mo? Star naman. Sige na. Punasan mo na yung luha mo. Ah, ito ba? Pasensya na, napuwing lang. Sakit nga na mata ko eh. Napuwing ka? Oo. Gano'ng kalaki yung puwing? Malay ko. Kasi yung laki ba ng tao? Sira ka talaga. Ang luma kasi ng palusot mo eh. Huwag ka na magmaang-maangan. Ano pang sinasabi mo dyan? Nakita at nadinig ko lahat. Lahat? Oo. Yung panlalait sa'yo nung hunghang na yun. Uy, huwag kang ganyan. Boyfriend ko yun. Kita mo na? E di umamin ka rin. Wala naman ako sinasabi kung sino yung tinutukoy ko eh. Uy, nasaktan ka ba sa sinabi ko? Sorry, huwag ka na magalit. Bakit ka ganyan? Sorry, hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko. Hindi yung mga sinabi mo.
Eh anong tinutukoy mo? Yung pananalita mo, parang iba. Ha? Nakakaloka ka, te! Ayan kasi, pinipigilan mo yung pag-iyak mo. Nabingi ka tuloy. Hindi eh, iba talaga yung pagsasalita mo kanina. Parang lalaki. Te, focus ha, focus. Alam mo, ikaw ang topic dito. Friend mo ako, di ba? Kaya huwag ka na magmaang-maangan sa akin. Isplok mo na yan. Teka nga, paano mo ba nakita yung nangyari kanina? Sinusundan mo ba ako? Te, kayo nga ang sumunod sa akin eh. Nauna ako dyan sa likod ng puno, bigla kayong umupo dito. Eh bakit ka nasa likod ng puno? Ha? Jumingle kasi ako. Di ba kagagaling mo lang sa CR kanina? May balisaw-saw kasi ako eh. Nakakaya ka naman dyan sa likod ng puno umiihi. Pwede ka naman bumalik dun sa CR. Ay, alam mo, huwag mo nang problemahin yung pag-jingle ko. Hindi naman ikaw ang naihiyan ko eh. O dali na, kwento na. Ay, wag na. Ano bang wag na? Sasabihin mo ba sa akin o susugurin ko yung bastos na jowa mo? Naku, wag! Huwag mong gagawin yun. O di kwento na, dali. Ano ba kasing gusto mong malaman? Gusto kong malaman kung bakit pumapayag ka na bastos-bastusin ka ng bastos na yon. Uy, bibig mo naman. Baka parating na yun madinig ka. Kiber, edi marinig niya. Bakit? Totoo naman ha. Eh, pero huwag ka nang maingay. O siya, siya. O ayan, hininaan ko na ang volume ko. Kanina nasa 10, ngayon 2 na lang to. Ang lakas pa din ha. Natural kasi ang projection ng boses ko. Teka nga, inuuto mo pa ako eh. Sagutin mo na yung tanong ko. Eh, hindi ko alam kung paano ko sasagutin ng tanong mo. Paano hindi mo alam? Math equation ba yung tanong ko? Kaloka ka ha? Ganito na lang. Mahal ko si Omel. Mahal mo? Kaya ahayaan mong bastusin ka niya. Ikaw naman parang hindi ka pa nai-in love. Ganun naman talaga yun, di ba? Ay, may point ka ron. Kaya nga kalimutan na lang natin ang topic. Ay wait, hindi pwedeng ganun lang. Dapat turuan ng leksyon yung bastos na yon. Angel naman eh, hayaan mo na, please. Friend, please. Ay, ona. Sige, ganito na lang. May salon ako tsaka dress shop. Gusto ko na magpunta ka ron at hayaan mo ako na i-makeover ka. Makeover? Huwag mo sabihin, hindi mo alam kung ano yung makeover. Alam ko naman eh, pero… Wala nang pero-pero. Basta pumunta ka at akong bahala sa'yo, libre lahat ng aayusin natin. Tapos ang usapan. Ay, eto na siya. Boylet? Teh, huwag mo na itanong kung sino to. Basta ha, pumunta ka sa salon, okay? Sige na nga. Anong address mo? Ha? Address? Nakalimutan ko. Nakalimutan? Sa'yo ba talaga yung salon o pinapasakay mo lang ako? Oo naman, akin yung salon. At hindi kita pinasasakay, pinapupunta kita. Marami lang akong iniisip ngayon. O, ito ang sipi ko, oh. Oh, bakit binibigay mong sipi mo? Bruha ka? Hindi ko binibigay yan. Ilagay mo number mo. Ah, okay. Oh, ayan. Sige, te-text ko sa'yo yung address, ha? O paano? Alis na ako. Babush! Sige, ingat ka. Papa Dudot, ewan kung anong pumasok sa isipan ko at sinabi kong imi-makeover ko si Star. Isa pa'y wala naman talaga akong salon at dress shop. Pero ang best friend kong si Varla ay meron. Kaya kakailanganin ko ang tulong niya. Unang-una ay ang malaman sa kanyang eksaktong address ng salon para ma-text ko kay Star. Pero bago ko pa ituloy ang kwento ay sasabihin ko din po na niloko lang po pala ako ng ka-blind date ko. Parang pinaglaruan lamang ako. Nung sinabi niyang nandun na siya sa park ay hinanap ko siya doon sa lugar na sinasabi niya. Nung nandun na ako ay wala naman siya kaya nag-message uli ako kung nasaan na siya. Bigla ba namang sinabing umalis siya dahil may emergency. Kahit nakakabwisit ay hindi na lamang ako nagalit. Mas namamayanik kasi yung stress ko kung paano ang gagawin ko sa pangako ko kay Star. Agad kong kinausap si Varla at sinabi ang problema ko. Dahil mahal ako ng kaibigan ko ay hindi ito nagdamot at ipahiram sa akin ang salon niya. Sabi ko kung pwedeng walang ibang tao para hindi ako mahirapan na baka mahuli ni Star na hindi pala ako bading. Miyerkules ang day off ng lahat. Sarado ang salon sa araw na yon. Kaya araw ng Miyerkules ko pinapunta si Star. Hmm.
tuloy-tuloy ka, te. Wow! Ang ganda naman itong salon mo. Well. Iba ka. Well, well. Ikaw na. Well, well, well. Teka, parang walang tao. Ha? Oo nga, no? Anong oo nga, no? Wala ngang tao. Kaya nga. Oo. Alam mo, ang gulo mo. Sinasabi mo lang naman na walang tao, di ba? Kaya kinoconfirm ko. So, ikaw mag-aayos sa akin? Ay, wait. Eh, sino? Wala sila eh. O eh, paano ko aayusan? Ang gagawin natin today, i-assess muna kita, tapos pipicturan, tsaka ka namin pag-aaralan. Ano ba yun? Pag-aaralan talaga? Para naman akong science project? Hindi. Ganun talaga yun, Day. Basta sabi ko naman sa'yo kung bahala, di ba? Okay, sige. You trust me naman, di ba? Oo. So kung ganun, quiet ka na lang dyan and let me do the thinking. Sige na nga. Actually, may mga katalog dito. Pwede na tayong mamili ng mga bagay na buhok sa'yo. Sige, pili tayo. Ay, on second thought, ako na lang pala ang pipili. Bakit? Wala akong tiwala sa taste mo eh. Ayan, nilalait mo na ako ha. Heto naman, hindi kita nilalait eh. Okay, sige. Nagtitiwala na ako sa'yo. Ganyan, pak! Trust the process. Angel? Oh. Salamat ha. Te, wala pang nangyayaring pagbabago. Huwag ka muna magpasalamat. Ito pa lang effort mo, dapat ko na pasalamatan ni. Eh. Teka, wala ka talagang friend, no? Yung mga kaibigan ko talaga nasa ibang bansa. Yung iba naman nasa probinsya. May kanya-kanya na ding buhay. Kaya sa ngayon, wala talaga akong kaibigan. Yung mga nakikilala ko, mga judgmental. Hindi ko tuloy nakaka-close. Kaya nga hindi ko sila matatawag na friends. Pero ngayon, meron na. Sino? Ano ka ba? Eh di ikaw! Echos lang, alam ko naman. Salamat ulit ha. Paulit-ulit? Grateful lang ako, hindi ba pwede? Kung grateful ka, libre mo ako ng merienda. Ay sure, sige! Charot lang, naka-order na ako. Ay sige, ako na magbabayad. Bayad na? Eto naman, joke lang yun, hindi talaga ako nagpapalibre. Uy, nakakahiya naman, ako na nga yun ang aabala, ikaw pa din magpapamerienda? Ganun naman ang friend, di ba? Ha? Diba? Oo. Good. Ngayon, punta tayo sa topic ng mabait mong jowa. Si Omel. Bakit? Maganda ka naman. Marami pang iba dyan yung mamahalin ka. Mahal naman ako ni Omel. Hindi ka niya mahal. Para ka lang niyang punching bag. Hindi naman niya ako sinasaktan. Ano ka ba? Pareho lang yun. Mas masakit pa nga mga salita eh. Tsaka paano ka nakakasiguro na hindi siya nananakit ng pisikal? Basta alam ko. Mag-isip-isip ka. Tandaan mo, maganda ka. Sandali, bakit pag ganitong usapan parang nagiging straight guy ka? Bongga! Ano bongga? Ang magiging buhok mo, bongga! Ito ang napili ko, oh, tinan mo. Bongga, diba? Bagay ba sa akin yan? Wala ka ba tiwala sa akin? Siyempre meron. Sorry na. O sige, ikaw nang bahala. Papa Dudot, kung ano-ano na ang naiisip ko para lamang gisingin sa katotohanan si Star na hindi siya mahal ni Omel. Hinding-hindi gagawin ng isang lalaki sa karelasyon niya ang laitin ito. Maaari namang magbigay ng komento pero yung halos ibao na siya sa lupa dahil sa panlalait ng lalaking yon ay napakamalina. Wala siyang respeto kay Star. Ewan ko ba kung bakit masyado na ata akong na-attach sa problema ni Star. Kasi kung nandun lang talaga kayo ay maaawa kayo kay Star. Kaya ewan kung bakit naging mission ko ang gawin ng lahat para mapahiya ang lalaking yon. Ang tanging naisip ko ay kapag nakita niyang iba na si Star. Gagawin ko talaga ang lahat na pwede kong gawin para matulungan si Star. Siyempre sa tulong ng kaibigan kong si Varla dahil wala naman din akong alam sa pag-aayos. Hindi ko man mapabago ang isipan niya na hiwalayan na si Omel ay magising ko man lang siya na hindi siya ang babaeng minamaliit ni Omel. Ang magising siya na importante siya. May halaga, mahirap talagang kumbinsin si Star kasi ang rason niya kung bakit hindi niya kayang iwan basta-basta si Omel ay ito daw ang sumalo sa kanya ng mga panahon na mag-isa lamang siya. Wala na siyang matakbuhan at sobrang lungkot na niya. Kaya nang dumating si Omel ay buong-buo niyang ibinigay ang tiwala dito
at pagmamahal niya. Papadudot, malakas ang loob ko na maging diretso kay Star sa lahat ng gusto kong sabihin. Malakas ang loob ko kasi nga po ay may mas matapang akong katauhan na ginagamit at yon ay ang pagpapanggap ko na bading. Tanggap naman ni Star ang pagkaprank ako pero sa totoong buhay ay hindi ko po kayang maging diretso sa kahit na sino. Kasi natatakot ako na may masaktan ako. Kaya nga ingat na ingat ako kapag may sinasabi. Si Star naman po ay mabilis kong nakuha ang loob. Siguro nga ay sabik siya sa kaibigan. Kaya kung sinong unang dumating sa kanya, ibinibigay niya kaagad ang buong tiwala niya na mali po. Kaya nga siya minamalit ni Omel dahil masyado niyang ibinigay na ang sarili sa lalaking yon. Hinding-hindi ko po gagawin yon kahit pa tiwalang tiwala na si Star sa akin, hindi ko siya lolokohin. Naisip ko nga po na counted po ba ang pagpapanggap ko? Panloloko po ba ito? Kasi kaya ko lang naman po nagawa ito ay aksidente at natatakot ako na baka pag sinabi ko kaagad ng totoo ay masira ang plano kong pagliligtas sa kanya sa lalaking yon. Nakita ko na namang malungkot si Star. Hindi ako nagpahalata. Kunwari hindi ko napansin kasi gusto kong makaharap si Omel. Baka po kasi kapag nalaman niyang alam ko na pinaiyak na naman siya ay hindi niya ako pasamahin pag nagkita sila. Ayun nga po, napapayag ko si Star na sumama ako sa susunod na pagkikita nila ni Omel para din daw may pakilala niya ako, ang bago niyang kaibigan. Binigay niya sa akin ang lokasyon kung saan sila magkikita at doon na ako, de-derecho. Salamat, mahal. Saan naman? Sa ngayon. Ang arte mo naman. Mahal naman eh. Totoo, hindi ako nagbibiro. Ang arte mo. Kumusta pa lang trabaho mo? Oh, kailan ko pa naging interesado sa trabaho ko? Lagi ko namang kinukumusta ang trabaho mo ah. Oh, pwes ang sagot ko, gaya pa din ng dati. Mahal, may papakilala pala ako sa'yo. Hindi ako interesado. Uy, mabait siya. Wala naman akong pakialam kahit masamang tao pa siya. Masaya siya kasama. Tingnan mo mamaya mapapatawa ka niya. Teka nga, anong ibig mo sabihin? Pupunta siya dito? Dadaan lang siya. Bakit kailangan pumunta pa siya dito? Wala naman, gusto ka lang niyang makilala. Hindi nga ako interesado. Okay naman si Angel. Angel? Oo, kaibigan ko. May kaibigan ka? Imala! Star! Ay, ayan na siya. Teka, sinong siya? Si Angel! Yan si Angel? Lalaki? Hindi! Huwag mo akong niloloko ha, baka… Hello, te. Hello, ya. Siya si Angel. Sabi ko sa'yo eh, hindi siya lalaki. Huwag mo akong ginagago ha! Star, alam mo ba nagpahula ako? Papunta daw dito, may makikita akong tsyonggo. Natawa nga ako eh. Pero habang papunta dito, wala naman akong nakitang tsyonggo. Kaya pala, wala pala sa dinaanan ko. Anong ibig mo sabihin? Baka mamaya ako pa makita. Saan ka ba galing? Sa liwanag. Habang papunta dito, dumidilim. Hoy! Ano ba gusto mo sabihin? Maliwanag pa kasi kanina, ginabi na ako papunta rito, kaya dumilim na nang hindi ko namamalayan. Etchusera ka, usapan naman natin talaga ganitong oras. Bakit nga ba gabi kayo nandito? Akala ko ba may kadate ka? Meron nga, si Omel. Nagde-date kayo? Bakit dito sa park ng ganitong oras? Wala, nakasanayan lang namin. Ano bang pakialam mo kung anong oras at kung saan namin gusto mag-date? Init ulo ya? May pinagdadaanan? Ikaw! Kumusang biyahe, Angel? Sandali! Mahal! Anong mahal? Pwede ba isara mo yung bunganga mo? Yan, taas ng boses! Baka palabasin tayo dito sa park! Wala akong pakialam at wala kang pakialam sa akin! Okay! Hi, Vlad! Angel, bilik ka ng maiinom! Huwag kang sumabat! Kinakausap ko yung baklang yan! Makabakla ka naman! Ikaw ba sinabihan kita ng… Nang ano? Nang macho! Ilayo mo sa akin yung baklang yan, ha! Angel, halika muna doon. Papadudot, parang bulkan na sasabog si Omel dahil sa galit sa akin. Sa loob ko naman ay tawa ko ng tawa kasi nabwisit ko siya. Tagumpay ako sa part na yon, nilayo ako ni Star kay Omel at pinakiusapan na umalis na lamang. Hindi naman galit sa akin si Star kasi tinanong pa niya ako kung kailan kami magkikita para sa makeover niya. Dahil doon ay lalo ako nagmadali na gawin na sa lalong madaling panahon ang pag-aayos kay Star.
Masaya ako dahil sa nabwisit ko si Omel, pero bigla akong nag-alala na baka si Star naman ang pag-inita niya. Ramdam siguro ni Star ang iniisip ko, kaya siya na ang nagsabi na huwag mag-alala sa kanya. Sanay na raw siya at kaya niyang pakalmahin si Omel. Napamadali akong palisin ni Star nang sumigaw si Omel. Tinatawag si Star dahil doon ay nagkunwari akong aalis na. Pero lihim akong bumalik at gaya ng dati ay nagtago ako para bantayan si Star at baka kung ano ang gawin sa kanya ni Omel. Wala talaga akong tiwala doon. Parang kulang na lamang kasi sa kanya ay sungay. Mula sa kinakalagyan ko, bagamat medyo malayo sa kanila, ay dinig ko pa rin ang usapan nila. Dahil medyo malakas din naman ang boses ni Omel. Bakit ang tagal mo? Shh! Ano ka ba? Huwag kang maingay! Ano? Anong shh? Inuutusan mo ako? Hindi naman. May ibang tao pa sa paligid, nakakahiya. Nahihiya ka sa kanila, pero sa akin hindi ka nahihiya. Bakit? Anong bakit? Binubwisit mo talaga ako, no? Alam mo, hindi kita maintindihan. Tanga ka ba talaga o walang utak? Sobra ka naman. Anong sobra? Tama lang sa'yo yan. Bakit mo ba ako ginaganyan? Ay, sumasagot ka na. Nagtatanong lang ako. Marunong ka na mamiloso po, ha? Sagot ang gusto ko at hindi isa na namang tanong. Ah, mayabang ka na talaga, ha? Sino ba nagturo sa'yo ng mga sagot mo na yan? Yung baklang yon? Sabi ko na walang magandang matuturo mga bakla, eh. Hindi ako nagsasalita kapag akong minamaliit mo. Pero huwag ka namang ganyan sa kaibigan ko. Hindi ka ganyan dati. Pero mula nung makilala mo yung baklang yun, ganyan ka na. Ganun naman kasi mga bakla. Mahilig makipag-away, mahilig gumawa ng gulo. Saan ba nang galing yan? Walang ginagawa sa'yo yung tao. At saka porke ba ding palaaway na? Mali naman yata yung ganyang pag-iisip. Magaling ka na magdahilan, ha? Kahit mali, lalaban mo talaga, ha? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Pwede ba huwag na nating pag-usapan to? Huwag na nating sirain tong gabi na to. Anong huwag sirain? Nung dumating yung baklang yun, wasak na ang gabing ito. Tama na, huwag na nating pag-usapan yan. Ngayon, dinidiktahan mo na ako anong dapat at hindi dapat pag-usapan? Omel naman, uminahon ka nga. Umalis na si Angel, oh. Angel, Angel, demonyo yung baklang yun. Tama na, please, Omel. Eh kung ikaw patahimikin ko dyan. Omel? Ayoko nang makitang kasama mo yung baklang yun, ha? Kaibigan ko siya. Naniniwala ka talaga na kaibigan mo siya? Kailan ka pa ba nagkaroon ng kaibigan? Hindi ba ako pwede magkaroon ng kaibigan? Hindi! Kung magkakaroon ka man ng kaibigan, ako ang pipili. Ano ba naman yan? Sige na. Ano? Oo! Ano nga? Kung anong gusto mo, sige na. Mabuting alam mo ang tama. Lan, natapon? Ay! Uy, ano ba? Natapunan mo ako ng tubig! Tanga-tanga ka! Sorry. Angel! Hayop ka talagang bakla ka! Bakit nandito ka pa? Ay bakit? Pag-aari ang park? Akala ko umalis ka na. May binili ako at dyan ako lalabas sa kabila. Sige na, umalis ka na. Sira ang ulo ka talagang bakla ka, no? Oo, I guess sira nga ang ulo ko. Mind you, hindi ako nag-iisa sa lugar na ito. Angel, sige na, umalis ka na. Okay. O bakit hindi ka pa umaalis? Nambubwisit ka talaga, eh! Excuse me! Hindi ako ang buwisit dito. Ano sabi mo? Buwisit din yung pinagbilhan ko ng tubig. Ang mahal, eh. Oh, akala mo ikaw yung sinasabi kong buwisit, no? Normal ka talagang bakla! Omel, huwag! Ay, subukan mo lang idikit kahit daliri mo sa makinis kong kutis. Nakita mo na, Star? Yung mga baklang yan, palagawa ng gulo. Talaga ba? Kung palagawa ng gulo ang mga bakla, edi bakla ka. Ayup ka talaga! Omel! Tama na! Angel, umalis ka na! Sige na! Mabuti pa nga. Ang pangit na nakikita ko rito, eh. Babu! Papadudot, kahit na nang-aasar ako ay kim-kim na kim-kim ko ang gigil sa Omel na yon. Alagad ata siya ng diablo. Napakasama talaga ng ugali. Minamalit niya ang babae at pati na ang mga bading. Naku, kung si Varla ang inaway niya, kuyog na yon sa mga bekelets ni Varla. Bekelets ang tawag ni Varla sa mga anak-anakan niyang bading. Mabait si Varla at maraming tinutulungan kasama na doon ang mga bekelets niya. Kaya handa siyang ipagtanggol na mga yon. Kaya kung nakita ni Varla na inaapi ako noong Omel na yon, ay sigurado na ipagtatanggol niya ako at mas sigurado na nasa likod niya lahat ng bekelets niya. Kung galit na galit ako kay Omel, ay mas galit na galit siya sa akin.
Madalas talaga, mas nakakahiwa ang salita kesa sa kutsilyo. Pinilit ako na umalis ni Star para mailigtas niya ako sa muntik ng pananakit ni Omel. Nakita ko din na hinila na ni Star si Omel palayo. Nailigtas man niya ako pero ganun pa din ang pakiramdam ko. Sobrang nag-alala ako para kay Star. Kasi baka kung hindi ako nasaktan ni Omel ay baka kay Star niya ibaling ang pananakit. Ilang sandali pa ay nagmensahe ako kay Star. Nasa taxi na raw siya. Umalis na daw si Omel sakay ng kotse niya at iniwan siya. Kaya agad akong tumawag. Sa awa ng Diyos, bukod sa iniwan lang siya ay wala namang nangyari kay Star. Hindi naman po siya sinaktan at malapit na din siya sa bahay niya. Pero ganun pa man ay hindi pa din talaga nagalit si Star sa akin. Desidido pa din siya sa pangako kong makeover. Sinisiguro ko naman po sa kanya na mangyayari yon. Masaya ako na porsigido sa magiging bagong ayos niya si Star. Pero ang nakakalungkot ay gagawin niya yon, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Omel. Papa Dudot, hindi ko ata mababago ang isip ni Star tungkol kay Omel kasi parang binigay niya ang buong puso at buhay niya kay Omel. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa may paraan pa para mabago ang isip ni Star. Gusto kong pag lumabas na ang tunay na ganda niya ay magbalik siya sa sarili niya at ibalik niya ang self-worth niya. Gusto kong pahalagahan niya uli ang sarili niya at hindi siya nagpapamaliit kay Omel o kung kahit na sino paman. Kaya kinausap ko si Varla na isang Miyerkules ay papasukin niya ang pinakamagaling na hairdresser niya, makeup artist at manikurista. Sinabi ko na babayaran ko ang pagpasok nila bilang double pay. Sa pananamit naman ay kay Varla ko inassign yon. Pero libre na siya, wala nang bayad kasi magkaibigan naman kami. Sinabi niya na hindi siya makakapunta ng Miyerkules. Hiningi niya na lamang ang litrato ni Star at pag-aaralan niya daw kung anong bagay na damit dito. Dumating ang araw ng Miyerkules, kompleto ang tao ni Varla, may briefing pa na nangyari kasi dapat ang acting nila ay ako ang boss nila at isa akong Becky. Mga frustrated artista ang mga bading, kaya ayon ang gagaling umarte nung dumating si Star ay ibinili na ni Varla ang damit at sinimula na ng mga Beckylets ang full makeover kay Star. Kung excited si Star ay mas excited ako kesa sa kanya. Paminsan-minsan ay sumasabit ako at nawawala sa isipan ko yung bading acting ko. Ang mga Beckylets ay magagaling talaga. Uma-acting para mahimasmasan ako at maalalang Becky din ako. Hanggang sa natapos ang pag-aayos. Noong makita kong okay ay nagpaalam na ang tatlo at may rampa pa daw sila. Tuwang-tuwa sa kaliwaang TF na ibinigay ko. Habang nagpapasweldo ako ay nagbihis na rin si Star. Ilang beses pa ay lumabas si Star sa kwarto at gulat na gulat ako dahil sobrang hindi lang nagibang itsura niya ay lumabas pa talaga ang totoo niyang ganda. Lalo pa siyang gumanda dahil kitang-kita sa mukha niya ang saya. Ang tagal bago kami nakapagsalitang pareho. Kaya sabi ko ay mag-celebrate kami kaya niyaya ko siyang kumain sa isang restaurant. Masarap ang food ang nila dito. Lagi ako dito eh. Uy, salamat ha. Ano ba? Hindi pa nga tayo kumakain, nagpapasalamat ka na. Hindi doon. Eh saan? Ikaw naman nagmamaangmaangan pa. Alam mo naman ang sinasabi ko. Deserve mo yan. Salamat. Magaganda yung mga suggestion na damit ni Varla, no? Sino si Varla? Ha? Siya yung stylist ko sa dress shop. Ah, wala siya kanina. Oo, wala. May lakad kasi siya eh. Ay, teka. Kanina pa ako nagtatanong kung magkano yung service at saka yung 5 pares ng damit. Sabi ko nga hindi ako maniningil, diba? Pero parang nagbayad ka na. Kasi yung ngiti mo pa lang, sobra pa sa bayad yan. Wow, ang sweet naman. Parang boyfriend ang atake mo ah. Ha? Deserve mo naman kasi talaga, die! Kung hindi ka lang bading, ang daming magkakakrasyayo na babae. Well, pwede naman sila magkakasyayo kahit na bading ka. Ang ibig kong sabihin, kung hindi ka bading, baka ang dami mong girlfriend. Hoy! Stick to one ako! Ha? Boyfriend! Stick to one boyfriend!
Sana all. Ay, bakit? May iba din si Omel? Naku, wala. Para sa iba yung sinasabi kong sana all. Stick to one din si Omel, no? Ikaw kasi. Maganda ka naman. Bakit siya pa? Tapos, sinahayaan mo po siyang maliiting ka. O, bakit napunta na naman sa akin? Seryoso. Star, gumising ka na. Hindi ka niya mahal. Kung mahal ka niya, hindi niya gagawin yung mga ginagawa niya sa'yo. Ganun lang talaga si Omel. Bakit ba ayaw mong magising sa katotohanan? Mahal ko si Omel. Sana lang mutual talaga. Kung makikita ko lang na mahal ka niya, tatahimik ako. Mahal ako noon. Iba yun pag kaming dalawa lang. Naku, Day. Hindi ganun ang nakita at narinig ko nung magkasama kayo noon sa park. Eh kasi galit siya noon, no? Kahit galit pa siya, hindi ka dapat niya binabastos. Hayaan mo na. Ay, sige na, hayaan ko na. Pero ikaw, huwag mo naman hayaan na ganun. Bigyan lang natin siya ng konti pang oras. Ay, salamat pala sa pagyaya mo sa akin dito, ha? Iniiba mo ang usapan. Ito naman, nagpapasalamat lang naman ako. Pansinin mo kasing maigi. Hindi ka kayang dalhin ng boyfriend mo sa mataong lugar kasi nga ikinahihiya ka niya. Sorry, pero kailangan kong sabihin ng diretso. Uy, biglang hindi ka na naman kumibo dyan. Ganyan ka tuwing may nasasabi ako sa boyfriend mo eh. Sige na nga, kumain na lang tayo. Uy, huwag mo nang sirain ang araw mo. Sorry na, ibalik mo na yung ngiti mo. Smile na. Ah, ayaw mo ha? Kailangan ko pa ata maglabas ng camera para mapasmile kita. Okay. Oh, heto. Oh, smile. Ito talaga. Ayan, ganyan nga. Lagi ka dapat nakangiti. O sige na, kumain ka na. Te, tikman mo yung beef salpikaw nila. Masarap yan. Best sell. Hoy, anong best sell? Ano ba nangyari sa'yo? Relax ka lang, Star, ha? Sa likod mo, may kalalabas lang dun sa VIP section ng resto na to. Ha? Sino? Huwag ka munang lumingon. Bakit nandito si Omel? Tsaka, sino yung kayakap niya? Teka lang, Star, huminahon ka. Hayaan mo na muna sila makalabas, ha? O ayan, nakalabas na sila. Kumusta? Okay ka lang? May kayakap na iba yung boyfriend ko. Paano ako magiging okay? Exactly! Sana naman ngayon magising ka na. Eh, sandali. Pabalik na si Omel. Pumasok ulit siya sa VIP section. Mabuti. Pupuntahan ko siya. Naku, wag! Sandali lang. Huwag mo siya pupuntahan. Hindi. Kailangan ko siya makausap ngayon. Star? Saan ka nagulat? Sa itsura ko o sa nakita kong may kasama ka? Ah, yun ba? Wala yun. Ka-opisina ko lang yun. Aha, okay. Maganda pala sa opisina nyo, no? Nagyaya ka pa na taghahali ka ng mga magkakatrabaho. Ano naghahalikan? Huli ka na, magsisinungaling ka pa? Kung ayaw mong maniwala na nakita ka namin, baka gusto mo panoorin pa natin sa mga CCTV dito. Huwag kang sumabat dyan, bakla ka! Ikaw ang huwag sumabat! Halika na nga, Angel! Sandali! Star! Papadudot, umaayon ata sa akin ang pagkakataon kasi napakaswerteng sa dinami-dami ng restaurant ay doon pa talaga namin nahuli si Omel sa paborito kong restaurant. Habang papalayo kami ni Star, ngiting victory ako. Sa wakas ay nagising na sa katotohanan si Star. Sa wakas ay nakita na niya ang tunay na kulay ni Omel at yon ay ang kulay itim. Alam kong lungkot na lungkot at masama ang loob ni Star pero hindi ko mapigilang magsaya sa loob ko. Dadamayan ko pa siya pero ninanamnam ko lang po muna ang ngiti ng tagumpay. Nang ma-enjoy ko na ang saya ay kinausap ko na si Star, Papa Dudut. Habang umiiyak siya na nakasandal sa balikat ko ay hindi ko alam kung bakit iba ang nararamdaman ko. Papa Dudut, dederechohin ko na kayo. Nakumpirma ko kung bakit ganon ang nararamdaman ko dati pa. Mahal ko pala si Star. Masyado lang pong maraming nangyayari kaya hindi ko kagad nalaman ang totoong nararamdaman ko. Dahil doon ay nawala ang saya ko. Mas naramdaman ko ang sakit na dinadala niya. Lumipas ang ilang araw ay lalo ko siyang minamahal. Pero wala pa akong lakas ng loob. Kasi hindi ko din alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi ako isang bading.
mas mahirap yatang sabihin na biglang mahal ko na siya. Gulong-gulo na ako pero hindi ako nawawala ng pag-asa na masasabi ko ang lahat ng tunay ko na nararamdaman para sa kanya. Ayan, te. Sa wakas, matitikman mo na yung beef salpicaw nila. Last time kasi hindi man lang natin nagalaw yung mga in-order natin eh. Ay, oo nga. Nabayaran ba natin yun? Oo, nabayaran yun. Nakakahiya nga kasi bigla tayong lumabas nang hindi pa nakakapagbayad. Pero tinawagan ko naman tong resto tapos idinaan ko yung bayad. Talaga ba? Oo, kasi nung pagkakasabi mo ng, halika na Angel, diretso labas ka eh. Nakakahiya, para akong nag 1-2-3. Kilala naman ako dito kaya naiintindihan nila. Alam mo, ang babait nila kasi yung mga naiwan nating pagkain, binalot nila. Tapos binigay nila sa akin pagkatapos ko magbayad. Ang dami nun ah. Kaya nga, ang ginawa ko na lang bilang paghingi ng dispensa sa hindi natin pagbabayad agad, ang sabi ko, paghati-hatian na lang nila. Wow, ang bait naman. Mababait kasi sila kaya deserve nila yun. Eh pero maiba ko. May sasabihin ako pero bago yon. May gusto muna akong tanungin. Okay. Ano yung tatanong mo? Yung totoo, bading ka ba? Ha? Huh? Oh, gulat na gulat ka na naman sa tanong. Mahirap bang sagutin yun? Yung totoo lang naman ang isasagot mo eh. Pasensya ka na. Kasi nung una natin pagkikita sa loob ng banyo ng babae, kaya natakot ako na ipahuli mo ako sa pulis. Nagpanggap na lang ako para makalusot. Tapos nung makita ko nga yung ginagawa sa'yo ni Omel, pinangatawanan ko na yung pagpapanggap para tulungan kita. Sorry ha. Nung una iniisip ko, niloko mo din ako. Parang inuto. Yung mga sinasabi mo na disrespect na ginagawa sa akin ni Omel, parang naramdaman ko din na ginawa mo sa akin. Hindi, Star. Hindi ganun yun. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako galit. Inaamin ko, nung nagdududa na ako sa pagkatao mo, nasasabi ko sa sarili ko na kapag tama ang hinala ko, magagalit talaga ako sa'yo. Pero hindi eh. Hindi ko yata kayang magalit sa'yo. Salamat. Kumain na nga lang tayo. Okay, sige. Pero pwede ba na ako naman ang magtanong? Sige lang. Tutal, nalaman mo na rin na hindi ako bakla. Bago kita tanungin, gusto ko munang sabihin sa'yo na totoo ang sasabihin kong to. Nung una, gusto lang talaga kitang tulungan pero nag-iba yung pakiramdam ko, Star. Sa maikling panahon na pagsasama natin, lumalim yung nararamdaman ko para sa'yo. Kaya ito ang itatanong ko sana. Star, pwede ba na maging tayo? Ha? Okay lang kung hindi ka pa handa. Sorry. Hindi ko sinasadya na ilagay ka sa sitwasyon na to. Alam ko naman na kailangan mo pa mag-move on sa hiwalayan nyo, kaya sorry. Angel, kasi… Kasi ano? Mahal! Bakit nandito kang sira ulo ka? Tumahimik ka bakla! Wala kang pakialam sa amin! Pasalamat ka, hindi mainit ang ulo ko! Eh kung napadaan ka lang naman pala, makakaalis ka na. Sige na, umalis ka na. Bakit ako alis? May pupuntahan kami ng mahal ko. Star, bakit siya nandito? Pinapunta ko kasi siya. Bakit mo siya pinapunta? Bakit hindi? Pakialam mo ba? Sige na, nandito na ako. Iwan mo na kami. Omel, tumahimik ka muna. Epal kasi to eh. Mas epal ka. Pwede ba tumigil kayo? Huwag kayong mag-iskandalo dito ha. Angel, yun sana ang sasabihin ko kanina. Darating si Omel at may kailangan kaming puntahan. O ano ka ngayon? Pero Star, bakit? Anong bakit? Tumahimik ka nang gigigil na ako sa pagmumukha mo. Tapang ni bakla. Omel, tumahimik ka nga. Hindi siya bakla, okay? Ano? O ano? Natatakot ka na? Anong natatakot? Gusto mo dito mismo, pabagsakin na kita eh. Omel, ano ba? Respetuhin mo naman ako. Tumpekin baklang tosisin mo. Pakailamero eh. Star, isipin mo muna yung desisyon mo. Sorry Angel, pero kagabi ko pa inisip tong gagawin ko. Tara nga. Lipat na tayo, nasisira araw ko dito. Star, sandali. Taga lang naman. Tsaka na tayo mag-usap Angel ha. Alis na kami. Tara na. Papadudot, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Masyado kong natuwa at umasa pero mali pala.
Ang sakit ng nangyari, bakit kailangang sumama ni Star sa akin para kumain kung papupuntahin pala niya doon si Omel para sunduin siya. Ayokong maggalit o sumama ang loob kay Star, kaya pinilit kong paglabanan ang sakit na nararamdaman ko ng mga araw na yon. Nang kinahapunan ay nagring ang cellphone ko at si Star, ayaw ko sanang sagutin pero nakadalawang beses siyang kumontak. Nandun daw siya sa salon ni Varla at pumunta daw siya doon para makita ako. Aayaw na sana ako pero sumungkit ang kaibigan ko at sinabing huwag akong umarte at pumunta na doon sa salon. Pagdating ko doon ay alam kong masaya ang aabutan ko. Kasi laging ganon ang shop ni Varla, lahat ng tao ay masaya. Kaso nang makita ko si Star ay hindi ko alam kung paano akong ngingiti. Parang ang sariwa pa nung nangyari doon sa restaurant. Bago ako makapagsalita ay si Varla, inunahan ako. Sinabing huwag muna akong magsalita at makinig muna. Saka nagsalita si Star at sinabi niya na okay na ang lahat. Tinapos na niya ang koneksyon niya kay Omel. Kaya pala pinapunta niya kasi gusto niya ng closure. Siya na ang nakipaghiwalay kay Omel, kaya daw siya nagpasundo ay para daw hindi makatunog si Omel sa plano niyang pakikipaghiwalay. Wrong timing nga lang daw na biglang dumating si Omel nang hindi pa niya nasasabi sa akin ang plano niyang pakikipagkita. Matapos ang paliwanag ay hindi pa din ako nakasingit dahil sinunod nang sabihin ni Star yung sagot niya sa tanong ko na kung pwede bang maging kami. Ang sinabi niya ay oo kami na. Ano pang sasabihin ko, umaapaw na ang kaligayahan ko kaya tinanggap ko na lamang ang lahat ng magandang nangyari noon. Gulat na gulat ako nang biglang magpalakpakan si Varla at ang mga bekelets niya. Tapos ay biglang naghagis ng konfeti, Papa Dudut. Pinaghandaan nila ang mangyayari. Speechless na lang ako sa sobrang saya. Kaya naman bilang talent fee ng mga bekelets ay inabot ko na ang daladala ko. Yung mga hindi namin nakain ni Star sa restaurant. Ayun, lumapang ang mga bekelets. Kaya gaya ko ay masaya din sila ng araw na yon. Pero gusto ko lang sabihin na sa dumaan na isang taon ay masayang masaya kami ni Star. Magkasama na kami sa bahay at nung isang linggo lang ay nagpunta kami sa salon ni Varla para tingnan ang disenyo ng wedding gown na ginawa ni Varla para kay Star. Malapit na kasi ang kasal namin, Papa Dudut. At sobrang abala na kami ni Star sa paghahanda. Pero napakagaan ang trabaho namin dahil sa tulong ni Varla at ng mga bekelets niya. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking kwento. More power po sa number 1 na programang Barangay Love Stories at sa nangungunang FM station sa bansa, ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angel. Maling-mali ang mangmaliit ng tao. Kakilala man natin ang tao o nakasalubong lang. Lagi nating ilagay ang sarili natin sa sitwasyon ng iba para lagi din nating malaman kung ano ang masakit sa hindi. Isa na nga sa mga bagay na nakakapanakit ng damdamin ay ang tapak-tapakan ng pagkatao mo. Sa kwento na napakinggan natin ang ginawang panlilibak ni Omel sa pagkatao ni Star. Dahil sa utang na loob ay tiniis na lang ni Star ang lahat para wag lang sumama ang loob ni Omel kahit ang damdamin niya naman ang natatapakan. Pero kailan ba masasabi na ang pagpapanggap ay hindi panluloko? Nagpapanggap si Angel una ay para iligtas ang sarili na mapahamak at ang sumunod ay pagpapanggap dahil sa nais niyang makatulong kay Star. Masasabi nating pareho naman tama ang dahilan ni Angel. Pero sa katotohanan ay mali pa rin po ang magpanggap ng mahabang panahon para lamang sa sariling kapakanan. Dahil ang nangyaring pagtanggap ni Star sa dahilan ni Angel ay hindi madalas na nangyayari. Ang pinakatama sa mga nangyari ang pagtulong na ginawa ni Angel kay Star. Bonus na ang pagkakaibigan nila. Nung una ay wala naman siyang ibang iniisip kundi ang makatulong lang. Kaya sa ating lahat, maliit o malaki man, ang tulong ay tulong pa din po ito. At huwag nating ipagdamot ang pagtulong. Wala man tayong pakpak ay pwede pa rin tayong maging anghel sa lupa. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1.
sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.